Okay mga bay, ito tayo ulit. Dito po ay meron tayong aircon na aayusin. Ano? So, Boston Bay. Bali yung complaint ng may-ari. Hindi umaandar yung likod, no? O yung outdoor kasi iwan error daw. So, ito. Susubukan natin gawa ng paraan kung... So, ayan, no? Iwan nga siya mga bay. So, bali, meron tayong gagawin muna dito bago natin kalkalin yung board. So, nilagyan ko ng panibagong linya yung kanyang communication line, no? Kasi minsan may mga pagkakataong masisira din yung kanyang wire. Kaya ayan, nilagyan natin pati dun sa likod. At i-observe natin kung ganun pa ba rin. Paspasin eh. So, ito yung sa likod niya mga bay. Yan yung puti. So, kung napapansin nyo sa loob, meron namang ilaw. Meron siyang ilaw. So, hindi power supply yung ano niya, issue dito. Yan. So, hihintayin natin. Ayan, makalipas ang ilang minuto, so ganun pa rin. Oh. So, ayan, nilagyan na natin ng bagong wire, pero ganun pa rin, iwan. So, pull out natin. So, ito tayo mga bay, no? Dinala na nga natin sa... pinull out na natin yung board para ma-check natin na maayos kung saan nanggagaling yung iwan niya. So, ngayon, nasa mesa para ma-check, no? Kung saan natin titirahin yung kanyang sira dito. So, dito ba sa kanyang pinaka-outdoor or doon sa kanyang indoor. Ayan. So, trinay ko nang maghang mga bay ng sensor kasi yun naman yung talaga yung basic, no, na ginagawa. So, ganun pa rin. Halimbawa, ito tatanggalin natin yung sensor na to. Ayan. So, tinanggal ko. So, yung kanyang outboard nagdidetect naman ng error sa indoor. So, wala, no? Ayan. So, ibig sabihin yung system niya nadidetect dito mismo sa outdoor niya, no? Nadidetect niya yung sensor na wala. Ayan. So, pag ibabalik natin, teka lang, walang tagahawak ng camera. So, ibabalik ko. Hirap ito. Teka lang ha. So, pasensya mga bay. So, ayan. So, tingnan nyo yung ano nyo. So, nag-normal ano. Ayan o. Excuse me. Nag-normal siya pero wala pa rin siyang detection dun sa indoor niya. So, malamang sa malamang talaga ay communication error, iwan error mga bay. So either nandito sa board na to or nandon. So unahin na muna natin dito sa outdoor. Check natin yung ano dito, no, yung mga pyesa kasi ito yung kanyang communication line. Kung mapapansin niyo itong black na to mga bay. So, itong block na to dyan, no? Yan, yung socket na yan. Dito yan pumunta. So, natin dito, no? Yan, so, dito yan pumunta sa mga resistor na to. May mga resistor pa maliliit dyan. Okay lang. Ilawan natin lang. Dyan. So, dito, no? Yan. Resistor. Octocoupler, dalawa. May mga, ano pa dyan, diode. At saka may maliliit na resistor pa dyan. So, tingnan natin dyan, no? Kasi dito, bakit dito natin titirahin muna? Kasi meron akong nakita dito, mga bay, na yung mga paa nito, kinalawang, no? Tingnan natin, ha? So, lapitan natin. So, ayan, no? So, kung napapansin nyo, kalawang siya. Ayan. Yung kanyang diode dito. Ayan, no?
kalawang. So try muna natin yung linisan mga bay. Tapos check natin yung optocoupler nya bago tayo magkalikot ng iba, no? Yan. So okay. So ayan, oh. Yan. Iwan na siya. Iwan error. So okay, confirm na may sira talaga sa board. Hindi yung hindi sa wire natin, no, kasi bago na yung wire natin ginabit, yan, no, royal cord na yung ginabit natin. Tinanggal nga natin. So ibig sabihin yung paunang lunas na ginawa natin, so hindi umubra kasi walang problema doon, no. Yung nagkabit tayo ng wire niya, tinanggal natin yung kanyang pinaka communication line at gumamit tayo ng ibang wire, pero wala pa rin, no. So yun, binaklas natin at ngayon malalaman natin ngayon kung saan ba tayo magkakalikot dito. Okay. So okay, ito mga bay, no. So tapos ko nang malinisan yung kinukurod o corrosion dito sa kanyang pinaka diode, no. Diyan. Ayan, linisan ko, nilinisan ko at pagkatapos ay hininang, no? Pati yung resistor sa ilalim. Tapos nag-check ako dito sa kanyang communication section, dito sa kanyang optocoupler, mga resistor, capacitor, at pati yung mga diodes, no? Wala namang sira, mga bay, no? Ayan. So wala naman siyang sira, mga bay. So kaya nung tinest ko ulit, so ganun pa rin, no. Wala. Kaya pumunta muna ako dito sa indoor at dito ko nahuli yung ating problema, no. Dito. So dito tayo sa indoor, mga bay, at subukan nating i-test yung communication section, ha, diyan sa ating pinaka octocoupler. So ito yung tester natin, no. Set natin sa buzzer mode lang muna, no. So so dito ko nakita, mga bay, yung isang octocoupler natin shorted, oh. Ayan, oh. Ayan, so may short, no? May short, mga bay. Ayan. So ito yung sa kabila. So wala naman. So hindi naman short, no? Teka lang, ha, ayusin natin kasi medyo mahirap talagang pag walang nasira na kasi yung ating stand dito, no? So ayusin natin konti. So yan, para mas klaro, no. So dito, so diode natin, diode. Tingnan natin sa diode, no, para makita natin kung ilan yung value niya kung nire-read ng ating. So ayan, wala, no. Nula, baliktarin natin para malaman natin kung okay pa rin yung isang. So ayun, so ibig sabihin okay yan, walang short kabila, okay. So bali tanggalin natin yung awag muna, no. Mas magandang siguro dito muna tayo sa diode kasi meron pang diode dito, ayan, no. Diode, resistor, check natin baka may short kasi minsan nagsa-short din 'yan. So check nat hindi, check natin yung diode nga. Try natin yung diode na isang diode. Hirap talaga pag walang tagahawak. Ito, no. So wala.
So wala naman, baliktarin natin. Baliktarin natin. So okay yung diode niya, no. So dito lang talaga. Ayan, no. Baliktarin natin. Ayan. So baliktaran, may palo 'yan. So kung ibabasher natin. So ayan. So ayan, no. Meron siyang 32 36 ohms, mga 30, ayan. So try muna nating tanggalin yung awag muna yung opto siguro, no. Para hindi tayo mahirapan, dito muna tayo sa yung diode naman, wala, no. So yung diode wala. So try natin muna dito kasi minsan ito sira din, no. Ayan, no, baka yung ano niya, resistor shorted meron dito, no. Minsan 'yan. So bago ko muna tanggalin 'to, dito muna tayo sa dalawa, no. So ihahang natin tapos check natin kung merong nag-short. So hang ko yung dalawa ha, muna. Walang makahawak ng kamay kaya push. So, okay mga bay, no. Ayun. So nahang ko na yung ayan. So ito yung dito. Yung resistor, no. Ayan, no. Nakahang na siya. Ayan. Tapos yung capacitor na to. Hang na rin yan. Okay. Hang na rin yan. Ano ba to? Ayan nga. Ayan, no. Ayan yung paan niya, oh. Ayan, no. Ayan, ha. Tapos, nung sinukatan ko yung kanyang optocoupler, so nawala yung short. Ayan. Nawala yung short. So, ayan, baser. Tapos, sukat natin dito. Paa. Ng octocoupler. Ayan. So, nawala. Paano ba to? Ayan, nawala yung short. Ayan, nawala yung short. Diode nga natin. Nawala yung short. Oh. Baliktarin natin. Kung papalo ba siya. Baka problemado din. Oh. So, ayan. So, ngayon, saan yung short? So, dito yung resistor. Ang tigas. So, yung resistor natin, try natin sukatan yung resistor. Ayan, ulit nga. Ayan, 1. Saan ba to? Ayan, pasensya na ha. Ayan, 1.4K, 1.5, 1.4K. So, ibig sabihin, yung problema dito, huli na. Ito, tika lang. Basher natin ha. Ayan. So, sukatan natin dito. Yung paan ng kapasitor na to. Ayun. Ayan, no. Ayan, yung kanyang resistance, no. 31. So, baliktarin nga natin para mas klaro, no. Ayan. So, ayun, no. Ayun. So, tingnan natin. Tanggalin natin, ha. Tanggalin ko lang, mga bay. Para ano, tapos sa palitan natin maya. Try natin kung mag-short, may short pa bang ano lalabas. So ito na mga bay, no. So ito yung short kanina, tapos meron tayong binunot na isa. So iba nga lang yung ano, pero same naman yan. Ayan. So yung value nito, ayan. Ayan siya.
104, no? 104. So ito naman kinuha natin doon sa ibang board. Ayan. 104 din, no? So try nating so sukat ano natin, i-test natin, no? Mas maganda sana kung ano ganitong klaseng pisa, pero wala tayo. Okay. Ayan, buzzer mo. So atras tayo po te. Tapos ito yung short, oh. Ayan, oh. So dito, ayan, wala. So ikakabit natin yan. Tingnan natin kung mabuo na ba natin, oh. Maayos na ba natin, wala na bang ibang sira. Okay, so ito yung sira. Ngayon ikakabit ko to doon, mga bay. Okay, ito na mga bay, no, nalagay ko na yung capacitor, ayun, no. Ayan. Naibalik ko na rin yung resistor, ayan. Kasi good naman 'yan, no. Ayan. So ngayon, testing natin, try natin ngayon, no. Try natin. So saksak natin 'to. Sak. Ayan. Nag-on na siya. So, wala pala tayong compressor kasi wala akong pang testing, ano. Ayan. So ayan, may power na, no. So subukan natin magtanggal ng sensor dito kasi kanina wala, no. Ayaw. So antayin natin kung ayun. F1. So ibig sabihin yung communication failure niya ay nadidetect ng indoor natin, no? Yung communication ay nadidetect na ng indoor at saka outdoor. Ayan, no? So, try na kaya nating ibalik yung sensor niya. So, ito na naman. Medyo mahirap ibalik. So ipo-position ko lang muna. Pasensya na. Ay nako. Talagang mahihirapan tayo dito. So ayan na. So isasaksak natin. Yung blink nawala. Bumalik yung display na 24 natin, no? So yung pan umikot. Ayan. Okay, so yung communication natin okay na, kaya lang wala tayong compressor na pan-testing doon na lang, no, sa kanyang unit. So i-try na lang natin doon sa kanyang unit. Ayan. So ano pa ba? So try natin, no, magbunot pa ng isa. Ito, sensor niya. Tanggalin natin. Matigas. Ayaw. Nako po. Wait lang, mga bay. Ah. Huwag na yan. Ito na speaker sa kabila. Baka mas madali ito, no? Yun. So, tanggal na. So, error na naman siya. Ayan. Tapos, if 2. So, ayan, ito. So, ibalik natin. Babalik natin. Ayan. So, normal ulit. Display ulit. So, ngayon, tingnan natin yung fan motor natin kung iikot. Tingnan natin yung fan motor kung iikot, ano. Ayan. So, antayin lang natin. Ayan. So, ayun, no? Oo. Oh. Ayan. Mikot na, no? Ayan, no? Mikot na siya. Ayan. Mikot na. Ayan. Oh, mikot na. So, error siya kasi walang compressor. Ayan. So, ayan. Walang compressor. So, doon na natin yun i... Doon na natin i-testing, no?
Okay. So, ayan. Bye-bye. Bye-bye.